Biz TV na, kabayan! Muli tayo nagbabalik mga kabayan para matuto ng mga bagay patungkol sa construction. Mga kabayan nga pala, medyo matagal na nating hindi nagawa to. Background check tayo mga kabayan. Ang batang inhinyero pala na nagpapaliwanag sa inyo ngayon ay 8 years na sa mundo ng construction. Lahat ng linya sa pagiging inhinyero civil, nadaanan ko na. Naging structural designer, nalinya din tayo sa cost estimate, also sa pagko-quality control or QC engineer. Pero kabayan, mostly, ang naging main study ko ay project management. Kasi nangungontrata din ako kabayan. At the same time, nag-assist sa project management ng isang company. Bali, nabanggit ko lang ito kabayan para makita nyo na kapapaniwalaan nyo yung mga solution na sinasabi ko. Okay? So, let's start. Kabayan, ito lang, may nakita tayong post sa Facebook ng bahay niya. May nakita lang tayong kakaiba dun sa construction ng bahay niya. Ipapakita ko sa inyo ito. So, mga kabayan, pag tinignan nyong mabuti yung picture, poste siya nung bahay na ginagawa nung may-ari. Unique yung itsura di ba? Pa-zigzag yung column ties niya. Posible nga ba yung ganitong zigzag sa column ties? Tara, i-discuss natin siya. Kasi kabayan, ang sagot, mali yung ganito. Bakit siya mali? Actually kabayan, pag tinignan natin maigi yung poste ng picture, marami siyang mali, hindi lang yun. Right away naman, nagpayo tayo through comment and i-discuss ko sa inyo yung mga pinayo ko sa kanya. Una, yung poste niya may dalawang rebars lang. Usually kapag ang poste mo ay main na poste kabayan, dapat nasa at least 4 pieces ang minimum niyan. Pwede ka gumamit kabayan ng 2 pieces, pero pang stiffener columns lang ang gagawin mo. Usually ginagamit tong stiffener columns kabayan pag may alanganing CHB laying. Kasi yung main na poste, di ba, ang kinakaganon yung mismong beam para sa second floor. Tapos sa taas naman, roof beam, yun yung kinakarga ng mga main na poste. So, second, kung titignan nyo kabayan, maliit masyado yung poste niya, di ba? Para sa isang main na poste. Kabayan, ang minimum na main na poste around 250 by 250mm o 10 by 10 inches. Kunyari, bungalow type yung bahay mo. Yung mga sizes na binibigay ko pala kabayan, rough lang to ah. Kasi mabuti pa din na kumuha ng structural engineer para makompute yung tamang sizes nung structure nyo. So, pangatlo, yung pundasyon niya kabayan, mababa masyado. Kahit para sa CHB na pundasyon, mababa pa din. Usually kasi sa mga main na pundasyon, dapat around 1.5 meters ang hukay mo. Kasi kung titignan yung picture, parang nasa 1 feet lang to o 0.3 meters lang. Kapag ganyan kabayan, delikado yan. Kasi kadalasan sa mga lupa, buhag-hag pa yan sa ganyang level ng hukay. Meaning hindi pa siya stable o matigas. Tandaan kabayan, kaya tayo humuhukay ng malalim. Kasi para maabot natin yung pinakamatibay o pinakamatigas na part ng lupa doon sa ilalim o yung tinatawag na adobe. And yung fourth at huli kabayan is yung zigzag na column ties nung poste. Una sa lahat, ang purpose kabayan ng column ties ay isa siya sa pangontra ng lindol. Kapag mas dikit-dikit yung spacing ng column ties mo kabayan, mas matibay siya against sa lindol. Yung sumunod na use ng column ties. Ito yung mahalaga sa case niya kaya mali yung column ties niya kabayan. Ang column ties, from the word itself, ties, ay tinatali niya yung main bars ng column mo. Bakit? Kasi para hindi pumutok yung poste. Kasi once na kumarga ng bigat yung poste kabayan, tas walang column ties yung main bars mo, mapupwersa niya yung konkreto na pumutok. Kaya dapat talaga kabayan naka-column ties yung main na bakal nung poste mo para stable lang sila na nakatayo. Kaya overall, itong nasa picture, walang katibay-tibay to as poste, okay? Ayos, diba? So overall, kabayan, maganda na magpa-consult pa din talaga sa civil engineers pagdating sa mga ganitong method. May mga libre naman na nagbibigay dyan ng consultation.
Eto, tulad itong channel natin, di ba? Libre. So again, huwag kalimutang i-hit ang like and subscribe button. Comment down below kung may mga payo kayo dun sa topic natin or kung may mga tanong kayo. So hanggang sa muli, kabayan, at huwag kalimutang tumutok sa BeastTV.